Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng isang healthy na vegetable dish na kaparehas ng bulanglang at ng dinengdeng. Ang tawag dito ay laswa. At sasamahan pa natin yan ng piniritong pompano. Ito yung listahan ng mga sangkap na gagamitin natin. At makikita nyo rin yung kumpletong recipe sa panlasangpinoy.com. Kaya bisita lang kayo. Kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Unahin muna nating iluto itong isdang pompano. Nalinisan ko na itong mabuti. Naglalagay lang ako ng slit sa gilid nito. At pwedeng-pwede pa natin itong artehan ha, para mas maganda tingnan. So imbis na regular slit lang, gagawin nating mala diamond itong gilid ng pompano. So nagkikreate tayo dito ng slit dahil yan yung aasinan natin mamaya. So di ba kapag may slit yan, papasok yung asin, therefore maglalasa kagad yung isda. At speaking of asin ito, maglagay na tayo ng asin sa dalawang bahagi nitong isda at irab lang natin. Yan, okay na yan. Ito naman yung isang resealable bag. Naglagay na ako dito ng 1/2 cup ng harina. All-purpose flour lang yan. Ilalagay ko lang itong isda sa loob, isisil ko itong bag at ishake lang natin. So, sa makatuwid, kinukot lang natin ang harina itong pompano. Pero optional lang itong step na to ha. Ginagawa ko lang to para hindi tumalsik mabuti yung mantika. Kumbaga iwas tayo sa tilamsik, hindi tayo masasaktan agad at hindi rin masyadong magiging makalat yung ating lutuan. Ngayon naman magpapainit lang ako ng mantika. At once na uminit na to, iprito na natin itong pompano. Piniprito ko lang itong isda gamit between medium to high heat ng 4 minutes o hanggang sa maging golden brown na. At once na mangyari yan, ibabaliktad ko lang itong isda. So dating gawi, ituloy natin yung pagluto o pagprito hanggang sa maging golden brown na rin yung kabilang side. O yan, okay na itong pompano. Kumukuha lang ako ng plato, nilalagyan ko to ng paper towel para nang sa ganun maabsorb yung mga excess na mantika. Itatabi ko muna tong isda. At lutuin na natin yung laswa. Magpapakulo lang muna tayo ng tubig. Ito yung mga 5 cups ng tubig. At habang nagpapakulo, i-prepare na natin yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. Hinihiwa ko lang itong sibuyas into wedges. Isang piraso lang ang gagamitin ko. At pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. Pagdating naman sa kamatis, pinakamagandang gamitin yung hinog na kamatis. Hiwain lang natin yung dalawang piraso into wedges rin. Kahit hindi pa kumukulo yung tubig, ilagay na natin itong nahiwang sibuyas at kamatis. Tatakpan ko lang itong cooking pot at pabayaan lang natin na kumulo na yung tubig. At sa oras na kumulo, i-adjust ko lang yung heat sa medium. Pabayaan lang natin itong kumulo ng 5 minuto. Medyo sadya nating pinapatagalan ng pagpapakulo sa sibuyas at sa kamatis para talagang ma-extract natin yung flavors galing dito. At habang pinapakuloan itong mga to, i-prepare muna natin yung kalabasa. Ito yung susunod na sangkap na ilalagay natin dahil ito yung pinakamatagal na lumambo. Dinadice ko lang ito o hinihiwa ko lang into cubes. Ang gamit ko ay tinatawag na butternut squash. Pwede kayong gumamit ng kahit anong klase ng kalabasa. At once malagay na natin yung kalabasa, ilalagay ko naman yung isang ingredient na makakatulong para magpalasa dito sa laswa. Ang gamit ko ay bagoong alamang. Pero traditionally, ginamos ang ginagamit sa pagluto ng laswa. Salted din na alamang yung ginamos. Para doon naman sa mga walang bagoong alamang or ginamos na available, pwede rin tayong gumamit dito ng bagoong isda as an alternative ingredient. Haluin lang natin. At tatakpan ko lang itong lutuan, ituloy lang natin ang pagpapakulo ng 5 minuto pa. At habang nangyayari yan, syempre, i-prepare na natin yung ibang mga gulay. Maghihiwa lang ako ng 2 pirasong talong. Ito namang sitaw, hihiwain ko lang into 2-inch pieces. At itong okra na gamit ko medyo mahaba, kaya hinihiwa ko lang ito sa kalahati. Pero nasa sa inyo yan ha, kung gusto nyo pang hiwain yung inyong okra na gagamitin. Ilagay na natin itong mga gulay na to sa cooking pot. At ituloy natin ang pagluto ng another 5 minutes.
Pag sinabi nating laswa, ito talaga yung dish kung saan gamit natin yung mga gulay na karaniwang tinatanim sa mga bakuran sa probinsya. Pero kung meron kayong extra na hipon, pwedeng-pwede kayong maglagay. At yan yung gagawin ko ngayon. Linilinis ko lang itong hipon mabuti at tinatanggal ko yung bituka. Pinapakuluan ko lang ito ng 1 minuto. At ilagay na natin yung ibang mga gulay pa. Ito yung saluyot. Frozen itong gamit ko kaya medyo nag-wilt na, pero okay pa rin yan. Ito yung medyo slimy na gulay. Ito namang nilalagay ko ngayon ang tinatawag na amaranth leaves, o mas kilala sa Visayas na kulitis. Napakadaming health benefits nito. Haluin lang muna natin. At ito namang gulay na pinakahuli kong nilalagay, ang tinatawag na alugbate, o Malabar spinach. Kilala rin ito sa tawag na Ceylon spinach at vine spinach. So napakaraming tawag dito. At syempre, napaka-healthy rin. Tinatakpan ko lang muna itong lutuan. Pabayaan lang nating maluto ito ng 1 minuto. Makalipas ng 1 minuto, haluin lang natin ng dahan-dahan. Para lang ma-distribute yung mga sangkap. At pagkatapos niyan, timplahan lang natin ito. Naglalagay lang ako ng ground black pepper at ng asin. Ang importante, tikman muna natin yung sabaw bago natin ito ilagay. Para nang sa ganun, alam natin kung gaano karami yung kailangan nating ilagay dito. Hahaluin ko lang. At pagkatapos, ay ililipot ko lang ito sa 1 serving bowl. At iserve na natin kasama nung piniritong pompano. Ito na ang ating healthy na laswa at piniritong pompano. Tara na, kain na tayo!